parties involved, pareho pa rin ang unit team. Hindi pa nagbago. Ayan, yan po yung malinaw na pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Cong. Ano ha? So talagang iintayin natin kung ano talagang tatahakin na direksyon ni Vice President Inday sa susunod na eleksyon. Ayan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ay mukhang natutuwa Kong sa bagay na ito at gumagawa pa nakaparaan na ng Pangulong Bongbong na manatili yung unity team. Ang sabi ko nga sa'yo, kahit di ko siya nakakausap, siyempre pag merong nagbitiw sa ano mo, sa kabinete mo, siyempre malungkot ka. Di ba? Opo, opo. Gagawa ka ng paraan kung sakasakaling maibalik, kung sakaling may babalik pa. Opo. So, tama naman yun din, bakit hindi? Di ba? Kahit ako, ganun ang gagawin ko eh, di ba? Oo naman, oo. Tama po. Ayan, sa Ambus interview po kasi kanina, sinabi ng Pangulo na nananatili po namang miyembro ng Partidong Lakas si MD, si BP Inday, at hindi naman ang PDP Laban ang bahagi ng binuong unit team noon pong 2022 presidential elections. Paliwanag po ng Pangulong Bongbong, pumasok po si BP Sara sa unit team bilang miyembro po ng Lakas si MD at hindi ng ibang partido. Pero mababago lang anya ang unit team kung mag-iiba ng paninindigan ng Vice Presidente pagdating daw po sa eleksyon, partikular na sa oposisyon o sa administrasyon. Ayan. E, may start tayo? O, pakinggan natin ang pahayag ng Pangulong Bongbong. Sige nga po. You have to remember, the PDP was never a part of the unity team. PDP was never part of unity team kahit na nung eleksyon. So it does not change anything for the unit team. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That will be the only major determinant. But as the parties involved, pareho pa rin ang unit team. Hindi pa nagbago. Ayan, yan po yung malinaw na pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Cong. Ano ha? So talagang iintayin natin kung ano talagang tatahakin na direksyon ni Vice President Inday sa susunod na eleksyon. Ayan. Diba? Oh. Nanggagaling nila sa China. Sana, tingilan na sana itong mga ganito. Ganun mo ba? Puro na lang kasi, kaya paano tayo magbaback channel nito? Habang nagbaback channel tayo, sasabihin nila, nagbaback channel nga po kayo, yun naman pong mga dyaryo po ninyo. Araw-araw kami na lang po ipinatutot siya dahan. Oo naman, oh. Pwede po ba si-spire muna tayo? Hindi ba? Opo. Kasi kung basahin mo yung dyaryo ngayon, meron namang positibo. Alam mo bang merong 33 Filipino-Chinese Federations na nag-publish ng isang pahina. Okay, opo. Sa dyaryo. Paid ad, opo. Na nagmumungkahe na pumayapa tayo, mag-usap tayo, mag-dialogue tayo. Pagtulong-tulungan po natin ang paghanap ng mabuting paraan. Opo. Para sa ganun ay may pagpatuloy natin ang mabuting pag-uusap. Ah, okay. Wala po sa listahan namin kanya yung pagyera-gyera na yan, hindi po mabuti para sa atin, walang mananalo sa atin. Tama naman. Nasa dyaryo. Oho. Pati yung federasyon ng mga magtataho. Ganun po ha? Lahat dito, ibig ko sabihin, natisisari taho, pero yung mga nagtitinda ng ganitong mga pagkain. Kasi may mga federasyon yan. Opo, opo. 33 Chinese-Filipino. Federation. Ayun. Ang nagsanib-sanib, ba't sinasabi nilang mag-ano tayo, magsikap po tayo na magkaroon ng isang mabuti at mapayapang pag-usap tungkol sa bagay na yan para po ma-de-escalate po natin. Ayan. Ang namumuong suliranin. Eh, lalo ngayon dyan ko, sa ha? South China Sea. Lalo ngayon ko sa mga balita, pati yung mga primetime news sa hapon tsaka sa gabi, ay talaga namang parang pinagdidiinan. Hindi naman siya nagiging tayo, sabihin nila, baka sabihin eh, kampi tayo. Hindi po. Kumbaga, ang pakiusap lang naman nila, ay yung mga balita naman sana, wag yung paduguin ng gusto, di ba? Eh, parang ganun nga yung ginugusto naman itong mga mainstream media kasi yan eh. Ang daming gustong makiusap na mag-back channel tayo. Mm-mm. Eh, ito naman mga mainstream media naman, banat naman na yun. Parang kaya nga yung tinatawag na sinophobia, lumalaga na parang natatakot tayo o tinatakot tayo sapagkat tayo sasakupin na ng China.
ako po, sabi ko, matagal na tayong sinakop sa lahat ng kalakal at bahay natin eh. Kaliit-liit ang gamit, galing po, made in China kong eh. Oo nga. Di ba? Oo. Ang palagi ko sinasabi, paano natin kakalabanin ang China? Opo. Ako, grade 1 pa lang ako. Kapag ako'y nagugutom, ano? Eh, napakarami yung kaibigan ko dun sa poblasyon dyan, kaklase ko. Opo. Mga anak ng may-ari ng panaderya dyan. Oo, ano? Magtitinda pa. Alam mo yung mga pinag, ang tawag namin dun, retaso eh. O, pinagtabasan ng tinapay. Pinagtabasan. Yes, opo. Iba yung forma. Oo. Inano yun. Inalagay sa isang plastic po yun. Inalagay sa isang plastic. Pagkatapos, yun namang may-ari ng panaderya, binabalot niya. Doon sa mga batang mga gutom, nakasama na ako ron, nabibigyan kami. Yun, o nga. Bagong ano naman eh, bagong gawa. Ang forma niya ay mali lang. Hindi na ba tinapay yun? Tinapay yun eh. Doon saka ano yung pinakamasarap ko, yung pinagtabasan? Oo, pagkatapos, yung isa magbubuti lang. Okay, opo. Magbubuti lang. Mm-mm. Pero ngayon, hardware sa amin dyan. Ba, isang talaga? Malaking hardware sa paniki. Doon sasabihin mo, ang talagang gusto nila, negosyo. Totoo po. Yung komersyo, yung hanap buhay. Mm-hmm. Ganyan ang ano, ganyan ang ating mga Pilipino-Chinese. Totoo. O kung sino man ang mapili ng Pangulo. Mm-hmm. Kailangan pag-isipan niyang mabuti yung binabanggit na ulat ng World Bank. World Bank, opo. May kaugnayan dito sa pinag-uusapan natin. Okay, opo. Na kung paanong dumausdos ng dumausdos ang kalidad ng ating mga batang mag-aaral. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang sabi ng World Bank, kailangan kanyang pag-ibayuhin ang pagbibigay ng tamang puhunang pinansyal sa education sector. Mm-hmm. Sapagkat kanya, baka mahuli kayo kanya, iisa na lang ang window na pagkakataon sa inyo. Okay. Iisang generation na lang ang natitira sa inyo para sa ganun palakasin ninyo ang inyong human capital. Ah, ang human capital dyan, ito yung mga katangiang mabuti sa isang sa ating kabataan, ano? Opo. Pinag-uusapan natin ay 15 to 46 years old, ano? Okay, ito yung kung tawagin ay demographic sweet spot. Okay, opo. Ano? Huwag nating ma-miss ito, sabi ng report ng World Bank. Uh-huh. Kasi dito magkakaroon ng kaganapan yung tinatawag na developmental shift, ano? Opo. Kasi kung ikukumpara mo sa ibang bansa, kalimbawa yung China dyan, nangunguna sa aging population, medyo tumatanda na sila. Madami na matatanda sa kanila. Sa atin, 60% nung ating, 64% nung ating total na populasyon sa ngayon, mm-mm, ay nabibilang dun sa working class. Ah, mga kabataan to, between 15 to let's say 56 years old. Okay, opo. Ito yung demographic sweet spot na kinakailangan makapag-take advantage tayo rito. Mm-hmm. Malaki ang mangyayari na potensyal sa ekonomiya ng ating bansa. Kasi yung development, ito yung human capital gen. Ito yung mga katangian ng estudyante. Opo. Lalong-lalo na kailangan ma-influence mo yung unang 10 taon ng isang bata. Okay, opo. Yung kanyang karunungan, likas na karunungan, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Yung kanyang kalusugan, yung kanyang skill, yung experience, saka training. Uh-huh. Ayan yan. Sapagkat dito sa panahong ito, dyan lalabas yung mga tinatawag na emotional, ito yung cognitive capacities. Yung kanilang mga kakayahan para maging innovative. Oho. Ganyan, ano? Pati yung potential na sila'y makapaggawa ng mga bagay na productive, mm-hmm, at magiging katanggap-tanggap. Magiging parang yung gain. Opo. Gain ng economy yan. So, sabi ng World Bank, huwag niyong sayangin. Oho. Isa na lang ang window nyo, isang generation, pinag-uusapan natin kanya rito ay between 20 to 25 years. Ayun. So dito sa panahong ito ninyo dapat ilagak lahat ang pamumuhunan sa inyong human capital. Huwag ninyong mamimiss ito, otherwise malaking bagay ang mawawala sa inyo. Nasa sa inyo na yon, mm-hmm, pero pag pinalampas ninyo, sayang. Uh-huh. Ang China, wala na, aging population na sila. Opo. Pero kayo may pagkakataon kayong humabol talaga because itong human capital nyo ay napakalaking bagay. Yeah.
kung sino man siguro mapipiling Defense Secretary, sana alam niya itong bagay na ito. Kung palagay ko, lahat aarali niya yan. Oh. At pagkatapos, tsaka niya susuriin bakit tayo sumemplang doon sa mga international assessment na yun. Mm. No?